Angas ni Kalayong, pogi oh. Relax, ako lang to. Parang may pinoporman eh. Hindi namin sinasabing si Nika yan, ha? Uy, grabe ka naman, binubuking mo eh. Uy, makabaliw kayo. Alam mo, baka itong si Kaloy, baliw na baliw sa'yo. Sheesh! Parang baliw. New look, ha? Bayad ko. Lahan akong utong sa'yo, ha? Kuts na tayo. Uy, ito naman. Hindi pa naman kita sinisingil, ha? Okay na yan. Nakaluwag-luwag na ako. Salamat sa'yo, ha? Salamat, Daddy. Hindi sa'kin. Diba? Sabi ko sa'yo, galante si Daddy, eh. Yung mga ganun, dapat hindi na pinapakawala. Teka, ahala ko ba meron ka ng chinito? Nako! Nako, nako, nako! Scammer yun! Nabudol ako. Isipin mo ah, hiyang-hiya ako nung sinabot ko sa kanya yung tungkol kay Daddy. Tapos malalaman ko, ganun din pala siya. Ah. Tawagin na lang ulit kita para sa next session natin, ha? Salamat dito, ha. Pero, Lucy, last session na natin to. Ano? May bago ka na bang sponsor? Wala, wala. Gusto ko lang maghanap ng bagong trabaho. Hindi naman masama magbagong buhay, di ba? Tsaka alam mo ba, munti ka na kami mahuli ni Daddy ilang beses. Mabuti na lang, kasi kung magkataon... Kung nagkataon, ano? Wala. Alam ko natanong na kita ng ilang beses na to. Maging honest ka nga sa akin. Ano yun? Hindi ka ba talaga sinasaktan ni Daddy? Alam mo, kulit mo, no? Diba sabi ko sa'yo ilang beses, lambingan namin yun. Hindi ba delikado si Sir Victor? Bakit mo na ganun? Kasi tuwing nakikita ko siya, o may nakakausap siyang ibang tao, parang nakakatakot siyang magalit. Kapag may ginawa kang kasalanan sa kanya, parang hindi ka na mapapatawad. Mukha lang nakakatakot si Daddy. Pero hindi siya masamang tao. Diba nga? Generous siya. Tsaka pag nasa mood naman siya, mabait siya eh. Pero kung wala siya sa mood, anong nangyayari? Lahat naman ng tao may saltik. Normal lang yun.